Christmas to all of you. Tinggal surprise. Tanda surprise aku. Merry Christmas sama nih. Okay, good morning again mga kapwa-sippers, mga kabaro. Good morning again. Mag-practice naman tayo sa dito sa barko. Mag-practice naman tayo sa mga problem natin. Para sa mga beginners, sa mga new shipmate o mga incoming shipmate, mga tips to para sa inyo, para in case kung kayo naman mag-acto, may makuha kayong idea. So mga simpleng tips lang, sana ma-practice rin to. So mag-team muna tayo mga sir, mga ma'am, mag-team muna tayo para condition. Tay muna tayo, tay. Kayo mag-copy din yan o mag-tay para fun. Maganda yung umaga nyo. Okay. Mag-start tayo mga kabaro. Okay, mga kapwa-sippers, sa mga kabaro, ito na yung topic natin. How to get arrival drops with the same density. So, meron akong example dito. Ito yung example namin is actual to. Nung previous namin na voyage is Newcastle going to Taiwan by 13 days. Tapos yung by 22.5 metric tons of consumption of fuel oil. Tapos meron ako example din na nag-produce kami ng fresh water of about 8.5 per day by 13 days. So, kunin muna natin yung so 13 days yung biyahe, yung konsumo. So, ito yung mga expected na magiging consumption sa fuel oil. So gawin mo lang na 292.5, pwede mo lang gawin ng 293. Okay, so ito yung about consumption of fuel oil. Tapos mayroon tayong ma-produce na fresh water of 8.5 per day. So 8.5 13 days, so meron ka rin okay. So itong 293 makipag itong 293 na consumption sa PFO, makipag-coordinate kayo kay chief engineer kung anong mga tangke ang babawasan or i-consume. Okay? So makipag-coordinate kayo kay chief engineer nito para makuha nyo yung anong mga tangke ang i-consume niya. Okay, so start tayo mga kabaro. Step by step tayo para maintindihan nyo, hinahinay. So number one. So ito yung example natin na drop forward, drop up. Ito yung assuming natin na LVP. Okay. So kunin mo natin yung drop midship. Okay, drop midship plus mo ng drop forward. Yung drop up mo is 13.43 plus mo ng drop forward na 13.26.
So, meron ka ng drop midship or okay. So, number 2, kunin natin yung TPC LCF tsaka MTC. So, kunin natin yung TPC, LCF, MTC base dito sa 13.35 na drop midship natin. So, tingnan mo dito sa aerostatic table. Okay. Ito yung TPC niya. Tapos yung LCF niya, ito yung LCF niya. Tapos yung ito yung MTC niya. Okay. So, number 3 tayo. Fine. The total weight and weight moments. Okay, gawa tayo ng compartments. So, ito yung compartments nyo. Ito yung weight, LCG, at saka longitudinal moments. So, yung weight, nakita nyo yung load. Halimbawa, load, magkarga kayo, positive sign, o positive pag mag-discharge kayo, o mag-consumption, o pump out, negative sign. So, yung distribution ni Chief Engineer is assuming dito siya kukuha. Sa FOT number 3 center, so konsumo siya ng 19. Tapos sa FOT 4 magkonsumo siya ng 178. FOT number
for starboard. So konsumo siya ng 96. Huwag niyong kalimutan pag discharge, lagyan niyo ng negative sign, ha. Okay? So itong siya, i-total mo, ito yung total yan. Tapos merong fresh water na na-produce, so ilagay yung fresh water. Kung na-produce nyo, so loading siya, i-produce siya o i-load, so positive sign siya, huwag nyong lagyan ng positive, huwag nyong lagyan ng sign. Okay, fresh water, na-produce yung fresh water, 100-110, assuming. Okay. Ulitin ko, ito yung distribution ni Chief Engineer. IPOT number 3 center 19. Huwag niyong kalimutan yung negative sign kasi discharge. So sa number 4 port 178, number 4 starboard 96, pag fresh water positive sign, so ayan siya. Kunin natin yung LCG nito sa bawat tangke. Okay, ito yung compartment. Ito yung FOT3 center. Ito yung LCG niya. Number 4 port. Number 4 starboard, ito yung number 4. Number 4 starboard, ito yung LCG niya. Tapos yung fresh water. Fresh water niya, LCG niya is okay. Okay, so ngayon, i-multiply mo ito silang dalawa. I-multiply mo yan para makuha mo itong moments. Okay? Huwag niyong kalimutan yung negative sign, ha? Negative sign, kung ano yung result, i-input yung negative sign. Okay. Ngayon, i-total mo ito silang lahat. I-total mo ito silang lahat.
I-total mo itong lahat. Ngayon, itong moment saka yung weight, i-total mo, i-divide mo siya, i-divide mo para makuha mo yung new LCG. Okay? Okay, meron ka ng new LCG. So dito mo nilagay yung new LCG mo. Okay, divide mo itong dalawa, meron ka ng new LCG. So kunin na itong number 4. Kuha tayo ng rice. So, formula rise is weight. Hi, Prince. Hello, Ramzan. Tape C, multiply mo lang 100. So, ang weight mo is 183. TPC mo is 82.95, multiply mo ng 100. So it 82.95. So, meron kang rise na negative 0.022. Okay? So, ngayon, kunin ang number 5 tayo. So, meron kang rise. Number 5, distance. Yung mid G mo is yung new LCG mo is 85. Mind mo ng LCF. Okay.
Shuming, ito yung gitna nyo. Shuming, ito yung dito yung F mo. So dito yung new LCD nyo. Tapos dito yung okay, ito yung distance from LCC to off. So, punta tayo sa number 6. Kukuha tayo ng change of trim. Yung change of trim, wait. Multiply mo ng distance. Divide mo ng MTC times mo ng 100. Okay? So, yung weight nyo is 183. Multiply mo ng D. Ang D mo is 82.33. MTC mo is 1388.47. Okay, huwag yung kalimutan yung negative sign, ha? Okay. Ito yung change of trim mo. Okay.
Baliktara, Prince. Baliktara. Yan na, Prince. Tindog, sir. Eh, baliktad. Ah, gani. So, kukuha tayo ng... Dito na tayo sa number 7. So, number 7 is fine. Change of drop. Forward. And up. Change of drop forward is 1/2 of L BP. I-plus mo sa LCF. I-divide mo sa LBP. Multiply mo ng change of trim. Okay? So, 1/2 of LBP is yung LBP natin is 231.8. So, 1/2 of LBP is 115.9 plus mo ng LCF natin is 3. Divide mo ng LBP, apply mo ng change of trim. Okay? So, plus mo sa LCF. Yung change of trim mo i-multiply, i-divide mo nang okay. So, meron ka ng change of drop forward. Tapos yung change of drop up. So, ito yung forward. Ito yung change of draft forward. Ito naman yung change of draft up. Yung change of draft up is TC minus mo lang change of draft forward. So yung change of trim mo is 0 minus mo lang change of draft forward. Okay, Prince. Kira, sir.
minus mo ng change graph forward. Okay, so meron ka ng change graph up. Or 0.53. Okay, so ngayon dito tayo sa number 8, ito yung last, and find the final graph. Or okay, so meron tayong percent drop, forward. So forward natin is 13 to 6. Yung up natin is 13 to 3. Okay, tapos i-apply natin yung rise, i-add natin yung rise, add yung rise natin is negative 0. Okay, rise negative 0.22. Okay, sa up naman is 13.43. I-add mo yung rise mo. So ito yung new draft due to rise. Ngayon, i-apply naman natin yung change of draft forward and change of draft up. So, change of draft forward is 0.56. Negative 0.56. Sa change of draft up naman is negative 0.053. Okay, so forward minus mo sa up plus mo. Okay, so ito yung change of draft, change of draft forward and up. So forward is minus, up mo is plus. Okay,
So ito yung final draft mo. Wade Sim. Density, okay? So meron kang trim na 0.061. Tapos yung drop midship mo is 0.061. Okay, so ito na, tapos na tayo mga kabaro. Pipicture natin ito mamaya para makita nyo yung kuha natin, ginawa natin. So ito na yung final draft natin with the same density. Ito yung 13.294 tsaka 13.355. yan ang arrival na draft natin with the same density. Okay, so paro, picture natin mamaya. Tapos na tayo sa problem natin. So, susunod mga kabaro, mga kapwa sipirer, sa susunod natin yung problem, gagawa tayo ng arrival drops but different density. Okay? Iba-ibang density sa arrival drops. Tapos gagawa, pag after itong problem, gagawa tayo ng change of density, change of drop due to density. So gagawa muna tayo ng ganito after sa itong problem. Mag-solve naman tayo ng change of drop due to density dahil ang next problem natin is different density, okay? So by next na sample natin, gagawa tayo ng ganitong problem after. Pagkatapos, i-check natin sa computer sa auto answer kung pareho ba sila o diferensya ng kaunti. Okay? So, natapos tayo sa topic natin ngayon. How to get arrival drops with the same density. So, sa sunod na sample natin, gagawa tayo ng arrival drops with a different density after sa problem. I-check natin sa computer kung pareho ang answer, okay? So, para sa mga beginners, so sa mga incoming shipmate, para sa inyo to, sana makita itong video na to, makatulong to sa inyo in the future. Don't forget to subscribe, like, and share to my YouTube channel. Don't forget to share this video para makatulong din sa mga kapwa natin shippers. Okay? Salamat. Don't forget to subscribe. Di joke lang. Mag-team muna tayo ulit. Mag-team muna tayo ulit. Bye-bye. Have a good day. See you in the next video.